para po sa kanila. Para po sa kanila. Dito po, sa love, atras ka ng konti. Ayan. Bernard Calasino po nila. Ang sinimonya lang sa lupi o aras. Kasi minsan, makikita po natin, ano, you know, most number of ng pag-iwalay ayon sa survey is about financial matters. Madami nag-iwalay tungkol sa pera. Yung pa kasi yung asawa nagpunta sa Walmart, nakakita ng rep, bimili. Ngayon, yung asawa mo naman lalaki, no? Nagbayad ng kuryente, nagalit ka. Dapat pag ang regular bills, hindi pinag-aawayan. Tama po ba? Regular bill. Pero pag ay biglang bimili ng flat TV yung asawa mo na sindakin ito, na walang usapan, iba na yun. And so, finances, lalo na yung pagbibigay sa Panginoon, mahalaga para pagpalain ng pamilya. Amen? Amen. So, wakan niyo yan. Nakalas niyo na ba yan? So, ano, tingin ka sa kanila. Ang ganda-ganda mo, para kang Bombay. Amen? Amen. Wakan yung dalawa. Diyan ka sa loob. Dito ka sa loob. Ang mga salapi ay sagisag ng biyaya ng Diyos na siyang tutugon at kakalinga sa inyong buhay at pangangailangan. No? Kaya ang finances, mahalaga, magkatrabaho, si lalaki, no? Kung kaya naman buhayin yung mag-ina at susunod pang babae na anak na lalaki, kaya naman. Pero minsan nagtutulong yung mag-asawa. Pero dapat yung babae hindi papabayaan ang pahalan. Amen? So, baka mamaya may tinatago kang pera, minsan nasa ilalim ng medyas, butat-tatin mo lahat, ipin yan. Okay? Yung Ducati, yung speaking mo, no? Anong dapat ang susi nun? Okay? So, iba naman sa loob, magtipid ka, no? Kasi mag-aaral ka pa ng alis. Okay? So, okay, thank you. Hindi, baka mo na dun sa inyo. Okay? Now, tawagin natin yung Bible bearer. Bible bearer. Magdama yan. Sama mo, yung anak mo, pastrol. Alam yung best man, yun yung kaibigan nung ano, di ba? Nung groom. Pero hindi totoo pag hindi dumating bride. Di ba hindi totoo yun? Yan, manang-manang sa iyong pastorola. Mahihain ka nung bata ko. Alam ko si Kretty niyan para kumahit niyan. Okay, dyan kayo, dyan. San Jollibee lang yan. Baba ka pag di tayo mag-Jollibee. Sige na. Okay. Mag-Jollibee yan. Sige. Okay. Okay. So, yan na. Ang Biblia ay sagana. Salamat. Sa mabiyayang panlangit at tanging gabay sa ating paglago sa buhay spiritual. Ugaliin nyo ang pagbabasa at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Sapagkat mula dito, nagsasalita ang Diyos sa puso natin. And you know, God speak into our hearts through the Word of God. Kaya kahit po, sabihin nyo, hindi kami sa amin Bible. Kahit hindi nagbubukas yung mga ngaral niyo sa simbahan, magkaroon po tayo ng pagbabasa. At makikita po na atin talaga mahiwaga ng Biblia. Amen po ba? No? It's like a treasure. Okay? Sapagkat mula dito, nagsasalita ang Diyos sa ating puso, mamahalin ninyo ng higit sa lahat ang aklat na yan. Okay? Dahil dito ay hinihiling ko sa inyong dalawa na inyong ipatong ay inyong mga kamay sa Biblia. Okay? Ito ay sagisag ng banal na salita ng Diyos. Ang inyong mayiging gabay at panuntunan sa inyong pang-araw-araw na pagsasama.
may problema kayo sa pagsasama, Biblia ang magsasalita. Okay? At palaging pahalagaan ang salita ng Diyos sa inyong mga puso at isipan, magpasawalang hanggan. Okay? So, tinuha ba natin yung mic? Ano sa inyo? Bernard, ikaw na lang mag-awa ko mamaya. Sundan nyo. Okay? Bilang pinag-isang titik sa batas ng Diyos, sa batas ng Diyos at ng tao ay nagahangad ay nagdaraman at nangako na simula sa araw na ito ang aming dugo sa kagagalan diingatan at ipamumuhay ang salita ng Diyos. Ipinangako rin namin. Ito ay tuturo namin. Sa aming anak. At may ibinanak. Sila'y aming hubugin. Upang sila'y maging masunurin. Sa Diyos. Ayon sa banal na kasulatan. Gracias.